Magandang araw sa inyo mga ka-hunter. Ngayon ay August 20, 8 PM ng gabi. I-update ko lang kayo dito kay inmoon.io. Kung mapapansin nyo ay meron na akong namina dito na almost 23 Dogecoin. Pero bakit ko kayo ina-update? Kasi nga parang nagkakaroon na ako ng hinala dito kay inmoon na magiging scam nga siya in the future. Bakit? Kasi dapat ang namina ko na mula nung August 15 to August 20 ngayon is dapat total niya is 28 to 29 Dogecoin na. So parang hindi na siya tumataas o nagkakaroon na ng limit yung aking pagmimina. Sa katunayan, ito yung aking last transaction noong August 15. Papakita ko sa inyo. So, dito, sa aking history. Dito sa aking transaction noong August 15. Is nakapaglabas ako ng 29 Dogecoin. So, dahil dapat ang namimina ko sa isang araw is 5.6 Dogecoin per day, ay dapat meron na akong total na 28 to 29 Dogecoin. So, pag tinignan mo dito sa dashboard, bakit 22 pa lang yung aking namimina? So, nagkaroon na ako ng hinala. Kaya, ngayong gabi, alas 8, ina-update ko kayo para bukas titingnan ko kung ilan na yung aking namina at susubukan nating maglabas ng Dogecoin kung makakapaglabas pa tayo. So i-update ko uli kayo, abangan natin bukas. Ngayon nga ay binalikan natin itong ating pagmimina ng Dogecoin kung umaangat pa. Bali, August 21 na ngayon. Kagabi nga ay pinakita ko sa inyo yung ating 23 Doge na namina. So, dapat madagdagan na siya ngayon. At susubukan din nating maglabas at tignan natin kung nagbabayad pa ba itong si Inmoon at legit pa bang mag-invest sa kanya. Pero sa tingin ko, nagkakaroon na nga siya ng parang limit sa pagbibigay ng ating naminang Dogecoin. So, umpisa na natin. Ikiklik ko lang itong aking Dogecoin contract address. Paste ko dito. So, start ko na. At tignan natin dito sa ating dashboard. So, ayun nga, confirm na nagiging scam na to si Inmoon in the future. Bakit? Kasi nga, kagabi meron na tayong 23 at least, di ba? So, ngayon, 0.4 lang yung nadagdag sa atin. Bakit ganun? So, Inmoon, parang ninanakawan mo na kami ng aming in-invest. So, yung kita namin sa invest, parang imbis na para sa amin, kinukuha mo na lahat. So, sa mga gusto pang mag-try dyan, pwede nyo pa namang i-try yung free lang na 40 DHS. So, pwede nyo pa rin i-try to si Inmoon. Pero, wag na kayong mag-invest. O kung gusto nyo, mag-invest kayo yung 40 Dogecoin. Pero, hindi ko na nire-recommend na mag-invest pa kayo dito. Bakit? Kasi nga, parang scam na siya. So, hindi na nadadagdag yung aking namina. So, dapat, siguro ito, nadagdagan na ng 2 points. At least, 25 na dapat siya. So, kasi mula kagabi hanggang ngayon, dapat nadagdagan na siya. 11 AM na ng umaga. Biro nyo, gaano nakatagal yon. So, ngayon, itatry naman natin maglabas.
kung gaano naman siya katagal maglabas. Kaya subukan natin maglabas kung nagbabayad pa talaga siya. So stay put lang kayo dyan mga hunter at susubukan natin maglabas ngayon. So dito sa aking last na history, diba, naglabas na ako dito ng 29 Dodge coin noong August 15. So subukan ulit natin maglabas ngayon. Lalagay ko lang siya rito. So, amount 23.4. Send ko na. So, i-check natin yung ating history. So, ayan. 23.3 yung nakalagay. Pero 23.4 dapat yung nakalagay dyan kasi yun yung nilagay ko. Maloko talaga to si Inmon. So, magiging scam nga to in the future. Tingnan ko lang kung magbabayad pa siya ngayon. So, antayin natin mga hunter kung ilang minuto, kung ilang oras bago siya pumasok doon sa ating Binance account. Few moments later. Welcome back mga ka-hunter. After ng 10 minuto o higit pa, nagpa-pop na sa atin tong Binance na pumasok na daw yung ating dineposit galing Inmon. Check natin yung ating Binance. Dito sa bell. At ayun nga ay pumasok na yung dineposit natin. 22.4. Dahil nga may 1 Dodge coin fee, kaya naging 22.4 na lang. So nagbabayad pa naman itong si Inmon. Kaya lang, imbis na dumaragdag yung ating namimina, is parang nilalagyan niya ng limit. Sa susunod, i-update ko ulit kayo mga ka-hunter para sa susunod na paglabas natin ng ating naminang Dogecoin or kung ilan na yung mga namina natin. Yun lang naman mga ka-hunter. Bago kayo mag-invest, pag-aralan nyo muna at hindi ko na kayo hinihikayat na mag-invest pa dito. Pwede yung free Dogecoin mining lang na 40 DHS na free ni Inmon. So pwede pa kayo doon. Pero yung maglabas, hindi ko na nire-recommend kasi I think magiging talagang scam to si Inmon in the future. So salamat sa inyo mga ka-hunter. Huwag nyo rin po sanang kalimutan i-click ang subscribe button and notification bell para lagi kayong ma-update sa aking mga susunod pang mga video. So maraming salamat sa inyo mga ka-hunter. Ingat kayo palagi.